Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Nangyari ang karanasan ito taong 1990 sa isang bayan na matatagpuan sa Barotac Viejo, Iloilo. Bale, dalawa po ang naranasan namin doon sa loob ng isang taon. At yung kawawa noon ay ang aking kapatid. Lapitin po kasi ito sa hindi malamang dahilan. Magpahanggang ngayon ay nasa mga balat niya ang mga marka na ginawa ng aswang nakukuha sana sa kanya. Bali, sa mga panahon po na ito, lumipat kami doon sa aking tiya sapagkat yung nanay namin ay maagang pumanaw. At yung tatay naman namin ay araw-araw na naglalasing noon at minsan sinasaktan niya kami. Nalaman naman ni tiya ang tungkol dito kaya agad niya kaming kinuha sa piling ng aming tatay. Nasa 12 anyos na po ako nung time na to at ang kapatid ko naman na tawagin nating Toto ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Bata pa po siya at wala pang gaanong alam sa mga nangyayari. Sa unang buwan namin doon kina tiya ay palagi siyang nagkakasakit. May mga pagkakataon na nanginginig ito tuwing gabi. Minsan tumitirik pang mga mata at nagsasalita habang tulog. Inisip naman namin noon na baka naninibago lamang ito sa klima kasi malapit din po sa bundok ang bahay ni tiya at malamig doon. Inisip din namin na baka tuwing gabi nagkakaroon lamang ito ng masasamang panaginip. Ito po yung unang inisip namin at hindi kami nag-isip ng mga anumang kababalagan. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako sa kanyang boses. At sa pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita ko siyang nakadungaw sa bintana. Nagsasalita at tila ba merong kinakausap. Agad naman akong bumangon. "To, anong ginagawa mo dyan?" Tanong ko sa kanya. Pero patuloy lamang ito sa pagsasalita at hindi ko naman maintindihan ang kanyang sinasabi kasi parang pabulong ito. Agad ko siyang nilapitan at kinausap. "To, hoy, anong ginagawa mo dyan?" Dagdag ko pa at nung tignan ko ito, nakita kong nakapikit naman ang kanyang mga mata at parang tulog po ito. Agad ko naman siyang binuhat at pinahiga sa kama. Pero matapos kong gawin to, ay bigla namang umihip ang malamig na hangin. Napakalamig na sa buong buhay ko, noon lang ako nakaramdam ng ganon. Parang binugat talaga ng isang aircon o yung pakiramdam na nasa Baguio. Parang ganon po talaga, Sir Chris. Dali-dali ko namang sinarang bintana. At nang maisara ko na ito, ay nakarinig naman ako ng isang bulong sa aking kaliwang tenga. Agad naman akong napaningon, pero wala akong nakita. Hanggang sa binuhat ko na lamang si Toto at lumipat kami sa kwarto ni tiya. Wala rin kasi itong kasama doon at wala pa siyang anak noong time na to. At ang kanyang asawa naman ay nasa ibang bansa. Nagtatrabaho. "Oh, anong nangyari?" Tanong niya sa akin nang magising ito. Meron pa akong narinig na bulong sa kabilang kwarto. Umiyip din pong napakalamig na hangin. Pero bago mangyaring mga ito, nagising ako na nasa bintana si Toto.
nagsasalita habang nakapikit ang mga mata. Sabi ko sa kanya, hindi naman siya makapagsalita kasi talagang kakaibang mga nangyari at hindi naman kami lilipat dun sa kanya kung normal ang lahat. Alam naman niya ito. O sige, dito na muna kayo at bumalik ka na sa pagtulog. Ako nang bahala. Sabi naman niya at tumango naman ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi na ako makabalik sa pagtulog kasi inisip ko na baka meron pang mangyayaring kababalagan. Sa pagsikat naman ng araw, ay inutusan ako ni Tia na bumili ng gulay sa isang talipapa na medyo may kalayuan mula sa kanyang bahay. Siguro mga 500 metro pang lalakarin bago makarating doon. Hindi naman ako nagdalawang isip, pero bago ako umalis, nagising naman si Toto at nagtanong ito kung saan ako pupunta. Hindi ko naman alam kung bakit siya umiyak at parang gusto niyang nasa tabi niya ako. Ano mang gusto mo? Bibilan kita. Sabi ko sa kanya, huwag kang umalis ate. Sagot niya, bakit naman? Bibili ako ng ulam natin. Sagot ko, sama ako ate, sama ako. Sagot naman niya at nagtinginan kami ni Tia. Ito bang unang pagkakataon na nakita ko siyang umasta ng ganon. At sabi naman ni Tia, baka gusto niyang lambingin ko ito. Kaya isinama ko na lang. Habang naglalakad naman kami palabas ng baryo, ay meron kaming nakasalubong. Kabaryo ito ni Tia at matanda na. Bumati ako sa kanya ng magandang umaga at tumugon din naman ito. Pero pagkatingin niya kay Toto, ay bigla siyang napahinto at nagsabing, oh, bakit niya namumudla? Tanong niya. Pagkatingin ko naman kay Toto, totoo nga na namumutla ito. Yung tipong wala ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ko ito napansin, kaya agad ko siyang tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero maayos naman daw ang kanyang pakaramdam. Wala naman siyang nararamdamang sakit, kaya nakapagtataka. Bumalik na lamang kami sa bahay at sabi ni Tia, mukhang kailangan namin siyang dalhin sa bahay paggamutan para mas makasigurado. Dinalangan namin doon, pero ang sabi ng mga sumuri, normal naman daw siya at wala namang problema. Unti-unti ring bumalik sa normal ang kanyang mga balat. Pero kinagabihan, habang kami ay kumakain ng hapunan, bigla po itong nagalit sa akin. Kanyang pinag-aampas ang pagkainan at minumura din niya ako. Basta po kakaibang kanyang kinikilos, nababalisa ito at hindi mapakali. Patingin-tingin din sa paligid habang nanlilisik ang mga mata. Nakakahilakbot at si Tia naman ay nakakapit na sa aking mga braso nang dahil sa kinikilabutan na rin po ito. Hanggang sa sumigaw ito ng napakalakas, para bang nagwawala ito at ang kanyang boses ay naging magaspang. Dito na namin napagtanto na meron nang nangyayaring kakaiba sa kanya at kababalagan na po ito. Agad namang tumakbo si Tia palabas ng bahay kasi tatawagin niyang kanilang kabaryo na isang albularyo. At kahit takot man ako, hindi ko pa rin kayang iwan si Toto. Hinawakan ko ito sa kanyang mga braso, pero tinapik niya ako at tinitigan ng masama. Talagang nakakahilakbot. Pero nung mapasulap ako sa kusina, ay meron naman akong nakitang mga mata sa labas. Namumulang mga mata at ang silueta ng kanyang katawan ay aking naaanina. Parang matangkad po ito na tao at ang itim niya
Nang dahil naman sa takot ay agad kong binuwat ang aking kapatid. At sabi ko, bahala na kung ano man ang gagawin niya. Basta mailayo ko lang siya doon. Kahit magwala ito ay bubuhatin ko pa rin. At nang mahawakan ko nga ito, ay agad nga siyang nagwala. Ang lakas niya at hindi pangkaraniwan ang kanyang puwersa. Pero nang makalabas na kami sa bahay, tamang-tama nakakarating lang ni Tia at ng albularyo. Dalhin natin sa bahay. Ngayon din. Huwag tayo dito. Bulalas ng albularyo. Tumungo kami sa kanyang bahay at pagkarating namin doon, umalma si Toto. Dito na siya nakahinga ng maluwag at naging maayos ang kanyang pakiramdam. Meron namang mga ginawang orasyon ng albularyo. Nagpatak din ito ng kandila sa tubig. At meron namang namuong muka. Gusto siyang kunin ng isang taglugar. Masamang isang ito. At hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay sa bata. Sabi ng albularyo. Eh ano pong gagawin namin? Ayoko na makita ulit siyang nagkakaganoon. Nakakatakot. Hindi ko po kaya. Sabi naman ni Tia. Meron akong ibibigay na panangga. At ugaliin nyo ring magdasal tuwing gabi. At kung meron mang magpaparamdam, huwag nyong pansinin. At kung ako sa inyo, magpatugtog kayo ng musika at lakasan nyo. Nang sa ganun ay maitaboy siya. Sabi ng albularyo at tumango na lamang kami. Magmula nga sa gabing ito, ginawa namin ang kanyang mga sinabi. At sa maniwala kayo o hindi, naging epekto po ito o epektibo po ito. Nakakatulog na ng maayos si Toto. Hindi na masyadong sumasama ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. Ilang beses din kami kinamusta ng albularyo. Masasabi ko naman po na magaling ito kasi alam niyang kanyang ginagawa at pinagbabasehan lamang niyang kanyang mga naging karanasan. Ngunit makalipas ang 2 buwan, isang gabi, bandang 11, nagising ako sa kakaibang tono. Parang ibon na mayroong tinatawag na kasamahan. Medyo buo ang kanyang ginagawang tono at sa buong buhay ko, noon lang po talaga ako nakarinig ng ganon. Parang meron siyang tinatawag. Nang dahil naman sa kinutuban ako ng masama, sinara ko ang aming bintana. At sabi ko, mananatili akong alerto kasi iba ng kutob ko. Nanatili nga akong gising pero bago pumatak ang hating gabi, nakaramdam ako ng matinding anto. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito nalabanan. Nakatulog ako nang hindi ko na malayan. Bandang 1:00, nalipungatan ako kasi napapanaginipan ko ang aming nanay. Umiiyak daw ito at sabi niya kahit anong mangyari, hindi ko daw pababayaan si Toto. Nagising naman ako na merong mga luha sa aking mga mata. Pero nung tumingin ako kay Toto, wala na ito. At nakabukas pang aming bintana. Maliban po dito ay nakakaamoy na ako ng malansa. Agad naman ako nataranta kasi hindi ko na makita si Toto. Tumungaw ako sa bintana at tumingin sa magkabilang bahagi. Pero hindi ko ito makita. Hanggang sa pinuntahan ko na si Tia kasi natataranta na ako at hindi ko na alam ang aking gagawin. At nang magising ito, sinindihan namin ang lahat ng gasera na meron kami. Nang sa ganun ay lumiwanag ang bahay. Inikot namin ang labas ng bakuran, pero hindi namin siya nakita. Hanggang sa meron kaming nakitang mga bakas sa labas ng aming bintana. Bakas ng paa ng tao, at malaki po ito. Umulan din kasi sa gabing iyon. At malambot ang puti.
sinundan namin ang mga bakas. Pero bago namin marating ang mga bakod, ay wala na itong karugto. Kaya nakapagtataka. Sigaw kami ng sigaw noon hanggang sa naisipan naming lumabas ng bahay para hanapin si Toto. Pero bago pa man kami makalayo sa bahay, ay narinig ko ang kanyang boses. Umuubo ito at nanggagaling sa silong ng bahay ni Tia. Kaya nga nasabi ko kanina, umulan sa gabing ito at siguradong maputik ang ilalim ng bahay. Pagkaratingan namin doon ni Tia, hindi pa namin siya nakita. Pero nung mapasulap ako sa gilid ng isang haligi, nakita ko ang kanyang damit. At napagtanto ko na nakadapa ito at punong-puno ng putik ang kanyang katawan. Agad kaming tumakbo papunta sa kanya at kinuha siya namin mula sa putikan. Talagang wala po itong malay sa mga sandaling yon at meron pang mga marka ng kamay sa kanyang damit. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay agad namin siyang ginising. Nagising naman po ito at normal naman po siya. Inalis namin mga putik sa kanyang katawan at hinugasan. "To, anong nangyari? Bakit ka napadpad doon sa ilalim ng bahay?" Tanong ko sa kanya at dito na niya siguro naalala ang mga nangyari. Kasi nataranta ito at natakot. "Binuhat ako, ate. Isang matandang babae. Mabaho siya, ate." Sagot niya at hindi po ito mapakali. Nanginginig din ang kanyang mga kamay at sabi ko, ito na ang aking kinakatakutan. Baka maulit ang nangyari sa kanya. "Eh bakit ka napadpad doon sa ilalim ng bahay?" Tanong naman ni Tia. "Nabibigitan daw siya, kaya tinapon niya ako doon. Hindi daw niya ako kaya, at saka nakatulog agad ako." Sagot pa ng bata. Napailing naman kami ni Tia at nung hawakan ko ang kanyang short, ay meron po akong naramdaman sa bulsa. Tinukot ko ito at napagtanto ko na meron pala siyang dalang barya sa bulsa. At may paniniwala po kasi na hindi ka kayang buhati ng isang aswang kapag meron kang barya sa bulsa. Kaya inisip namin ni Tia na baka aswang gustong kumuha kay Toto. Agad naman kaming tumungo sa albularyo kahit na 10 oras na ng gabi. At sabi niya, malaking tulong ang barya. Kasi kung wala siya nito, baka hindi na namin siya nakita sa gabing iyon. Hanggang sa binigyan na niya ng medalyon si Toto. At sabi niya, pag-aari daw niya talaga ito. Pero ibibigay niya ito kay Toto. Tinuruan niya rin kami ng mga dapat namin gawin para layuan kami ng aswang. At tinandaan naman namin. Alas gabi-gabi, ginawa namin ito. Magmula nun ay hindi na kami nagkaroon ng karanasan sa kababalagan. Lumipas lang ilang taon, pero naging tahimik naman pong lahat. Nagbago naman si tatay. Tinalikuran niyang alak at kinuha niya kami kina Tia. Naging maayos naman ang lahat at naging tahimik ang aming buhay sa kanyang piling. Dito ko na po tatapusin ang kwento.